Naputulan man ang braso, hindi tumigil sa pagbabanat ng buto ang magsasakang nakilala namin sa Negros Oriental. Kabilang siya sa inanduga ng GMA Kapuso Foundation ng libreng arm and hand prosthesis. Paghapong nakayuko, sa gitna ng tirik na sikat ng araw, ang magsasakang si Basilio na taga Santa Catarina sa Negros Oriental. Pero ang higit pang nakakamangha, nagtatanim siya kahit naputulan ang braso. Taong 2014 kasi nang madisgrasya siya sa rice thresher. Unang-una, ang damit ko mo ang gikaon sa thresher, gikain ng thresher. Tapos pati ka aning kamay nagtakot, muntik ko na patay. Gayunman, di raw ito naging hadlang para itaguyod ang pamilya. Kabilang si Basilio sa 40 individual na nahandugan ng libreng arm and hand prosthesis sa Bacolod City ng LN4 Foundation na matagal ng katuwang ng GMA Kapuso Foundation. Hinandugan din natin siya ng grocery packs, mga kasuotan at sapatos. Masayang-masayo ako yung binigay niyo sa akin. Nabigyan din ng LN4 Foundation si Juvie na gaya ni Basilio na disgrasya rin sa rice thresher noong 1996. Pero ang disgrasya, tila naulit daw nang ang anak niyang si George na ipit naman ang kamay sa meat grinder noong 2021. Masakit talaga. Mahirap. Pagsugok na siguro ng Ginoo. Pero okay lang, tanggap rin. Sabihan ko siya, sabi ko, huwag kang mag-alala kasi darating rin ang araw na makaahon ka rin. This prosthetic hand, it gives them hope na sila makakapagtrabaho uli. It may not be the same job that they did before, but they can do something else. There's life after amputation. Maraming salamat po at natulungan po kaming lahat. Sa mga nais magkaroon ng arm and hand prosthesis, mag-iwan ng mensahe na may kalakip na larawan sa official Facebook page ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Kapuso Kalusugan Konsulta. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Lowellier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.